Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa po sa aking channel ay muli po. Nagbabalik ang inyong lingkod si Pastor Randy Palangkit. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon sa umaga po ito. Ang ating pong topic is, lubog ka ba sa utang? Are you drowning of your debts? So, nawa po sa umaga pong ito ay makatulong po itong ating pag-aaral, ano, kung meron po tayong mga pinagdadaanan, kung of course kung meron po tayong mga utang, halos lahat naman po yata ay meron po mga utang, ano. Wala po siguro sa panahon ngayon na walang utang, ano. Ayaw po na makatulong po itong pag-aaral po natin kung sa mga tinatag mga utang po natin, ano. Kung meron po tayong mga utang or lubog po tayo sa utang ay magiging helpful po itong ating topic, ano, sa umaga po ito. So, ano po yung kalagayan natin sa mga oras na ito? Tayo po ba ay are we drowning? Ano doon sa mga tinatawag dibs po natin? Kinakailangan na po ba natin ng basic life support? Sa medical po, meron po silang tinatawag basic life support standard. Tinatawag first aid. Hindi sa first aid, may tinatawag silang rescue breathing or called cardiomani. Cardiopulmonary resuscitation. Kailangan na po ba natin ng tinatawag rescue breathing or resuscitation, ano, doon sa kalagayan po natin. I hope na sa mga oras natin hindi pa naman ganun kalala yung problema pa natin, ano. Gusto ko pa kayong dalhin sa tinatag 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Ito po yung account kung saan ay meron pong isang alam niyo po mayroong isang kwento na kung saan ay lumapit po kay Propeta Elisha. Ito po yung kwento, no? Sabi rin namin, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo ng asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ang isa sa pinagkakautangan namin. Ano po bang may tulong ka sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano po ang natitira mo pang ari-arian? Wala po maliban sa isang buting langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidla ng langis hanggat mayroon kang mahiraman. Pagkatapos magkulong kayo mag-ina sa inyong bahay, sa lahat ng datang sisidlang mahiraman mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong buti. Ganyan ang kanyang ginawa. Pagdating sa bahay, nagkulong silang mag-iina. Isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang iniabot ng kanyang mga anak. Hindi niya alam na puno na palang lahat. Kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil ng tulo ng langis. Pumunta siya kay Eliseo at isinalaysay ang pangyayari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mong langis at bayaran mong yung mga utang ang matitira ay gamitin yung makiina. So ito po yung kwento patungkol sa isang wedo na kung saan ang kanyang asawa before, no, yung bagay ito namatay ay iniwanan po sila ng tinatag pamana. And yung pamana po sa kanila is yung utang, ano. So, napakalungkot po ng pangyayari na kung saan mabuti na lang kung iniwanan ng kanyang asawa ay mga properties or mga lupain. Napakaganda po siguro ng pamana yun. Pero instead, ang pinamana po ay utang. Can you imagine, no? Yung iniwanan po sa kanila yung utang. At ang nangyari pa nga po ay sinisingil na po sila ng mga pinagkautangan. At ngayon, yung isa sa pinagkautangan ay gustong kunin yung dalawa niyang anak upang gawing alipin. So, lumapit po siya kay Elisha. Ito po yung instruction ni Elisha. Sabi ni Elisha, mayroon kayo ng mga basyo ng mga jar doon sa mga kapitbahay niyo. Kasi yung natitira lang sa kanya, naari-arian niya. Alam niyo pa, nakakalungkot po ng kunting oil na lang. Sabi ng propeta Elisha, manghiram kayo ng mga jar, tapos pagkatapos magkulong kayo, yung konting oil na yon na nasa buti nyo ay isalin nyo din sa mga jar, punuin nyo yun, ha? So yun yung instruction at yun pong nangyari, minultiply ng Diyos yung tinatawag maliit na oil na yon sa pamagitan ng pagsalin na din sa mga jar at napuno pong lahat yung mga jar na yun ay iniram po nila, no? Tumigil yung tulo nun nang wala na po sisidlan na sa salina, no? So yun po yung nangyari, nagkaroon ng tinatawag na turn around po yung pangyayari sa buhay ng balo na to. And pumalik po siya kay Propeta Elisha. Sabi ni Propeta Elisha, ibenta mo yung mga
mga coin na yun, ano, medyo napagbintahan, yung portion dun is bayad mo dun sa mga utang mo, and yung sosobra ay gamitin nyo para sa ikabubuhay ng yung mga anak. So yun yung kwento. Makikita po natin dito dun sa kwento, dun sa pangyayari na yun, kung saan ay yung asawa ng wedo na to ay talagang hindi po maganda yung nagiging kahinat ng buhay niya. Siguro nung naumuhay po siya ay hindi nagkakaroon ng tinatagbalansin yung pamumuhay, kasi kahit na nga naglilingkod siya sa Diyos, propeta kasi yung asawa ng wedo na to ay nagkakaroon ng tinatag-imbalance sa buhay niya. Kasi nung mamatay siya ay alam niyo, ang dami po ng utang. Hindi po maganda na kung saan sa buhay po mayroon po tayong mga imbalances. Siguro yung buhay ng pamumuhay ng propeta na to ay most of the time ay napabayaan niyo yung kanyang pamilya. Halos nandun na siguro siya sa tinatawag sa templo. Dapat po balance po yung buhay natin. Ano? So, maganda po na kung saan yung kwento po natin. Makita po natin kung paano po natin babalansin yung time po natin sa family, time po natin para sa tatapaglilingkod sa Panginoon. Kasi may mga tao naman, sobra naman yung kanilang panahon sa kanilang tinatawag trabaho, business, sa trabaho, sa pamilya, wala na pong time sa Lord. Yung iba naman, sobrang time sa Lord, sobrang time sa Panginoon, halos naubos na yung kanilang oras sa paglilingkod sa Panginoon, pero nakakalimutan nila yung kanilang pamilya, nakakalimutan nila yung trabaho. Ano? So, dapat meron pong tatang balansi sa mga bagay na to. So, sa umago pong ito, gusto kong i-establish sa inyo na paano po natin madideal yung mga tinatawag. How are you going to deal our debts? Ito po yung gusto kong i-establish ano, sa umagang ito. May tatlo pong bagay na gusto kong makita po natin. Una po yung tinatawag asset. Ano? Pangalawa, yung asset po is ito po yung income, yung kita po natin, yung pumapasok po, ano, that's called asset. Yung pangalawa po is yung tinatawag liability. Liability, ito po yung tinatawag, pag sinabing liability, ito po yung tinatawag expenses po natin, ano yung tinatawag gastos po natin, yung nilalabas po natin. So yung asset, yung pumapasok, yung income, yung liabilities, yung gastos, ano yung gastos, yung tinatawag expenses. Pangatlo po yung tinatawag savings. Yung savings, ito yung sobra doon sa tinatawag income natin at doon sa expenses natin, yung sinisave natin. Ang purpose ng savings is for emergency funds, ano? So doon po, ito po yung dapat magiging clear ko sa atin. The very reason kung bakit magkakaroon po tayo ng tinatawag utang, nangungutang po tayo, kasi hindi balansyado yung income doon sa expenses natin. Yung income natin, possible, can you imagine yung income mo 300, pero yung expenses mo is 350 or 500, talagang mangungutang ka, matitim ka na mangungutang kasi deficit ka. So napakahalaga po yung tinatawag pagbalansin at yung pinatamang pagbudget po dun sa income natin at dun sa expenses po natin. As much as possible, meron po tayong less dun sa mga budget natin para mas nakukuha po natin kung ano yung mga dapat bibili natin, yung mga importante, hindi yung mga hindi naman importante. Ano? Papasok dun yung needs, yung mga needs natin, yung wants and yung tinatawag desires, ano. So dapat doon tayo sa tinatawag mga needs natin, ano, yun yung pagbalanse ng tinatawag income doon sa tinatawag expenses, para pag nabalanse, meron po tayong susobra sa savings para doon sa tinatawag emergency funds. Kasi pag hindi to nabalanse yung income doon sa expenses, pag hindi po tayo marunong sa budgeting, mas mataas yung expenses natin kaysa sa income natin, eventually madi-deficit tayo, mangungutang po tayo. Ang problema kung meron na po tayong utang, wala tayong savings, hindi po maiwasan sa buhay na kung saan ay meron pong, whether we like it or not, ay darating po yung time sa buhay po natin na may mga emergency na hindi po natin maiwasan. Nabawa nagkasakit yung anak po natin, emergency po yun. Paano kung itong mga bagay na ito hindi na balance, tas ang dami po nating utang, natural, wala po tayong pagkukunan, tas wala tayong savings, mangungutang na naman tayo kahit nababaon tayo ng nababaon sa utang. Napakalaga po na meron tayong savings. No, so, I was attending a seminar and yung speaker sinabi po sa amin, ilan po yung gulong ng sasakyan? Sinabi po namin, 4. Of course, pero sabi ng speaker, hindi, mali kayo. So, sabi sa amin, 5 yung gulong ng sasakyan. Sabi namin, paano naging 5? Kasi ang sabi ng speaker, 5 kasi yung isa doon is reserva. Yun yung savings.
napakalaga meron po tayong reserve, meron po tayong tinatawag savings, kasi ito yung makikita doon sa mga darating na mga emergency sa buhay natin na hindi natin i-expect. Kaya napakahalaga na kung saan yung income natin, balansado doon sa expenses, yung dapat may susobra, may surplus para may savings tayo. And eventually, yung savings na to, ito yung makikita doon sa emergency. The very reason kung nababaon tayo sa utang, kasi itong mga bagay na to ay hindi clear at maliwanag. So, nakatulong po ito sa atin. So, yung tanong ngayon is, lubog ka ba sa utang? The very reason kung bakit nangungutang po tayo is, ito po sa kadahilanan po na maaaring nangungutang po tayo, sa kadahilanan, huwag po tayo mangungutang. Let's assume na kung saan pwedeng mangutang, pero ang Biblia nagsasabi na hindi po dapat tayo nangungutang, instead tayo magpapautang. Pero sa pagkakataon na to na kung saan ay especially nakakaranas po tayo ng COVID-19, wala po tayong choice, mangungutang po tayo. Pero mayroon po ang mga less dito na kung saan dapat makatulong, makatulong po sa atin sa pangungutang po natin. Number one po, madali lang to. Pwedeng mangutang kung ang utangin natin ay merong babalik na generating income, meaning may gain. Mangungutang ka pero ang purpose is siguro magbibusiness ka. Maganda pong rason yun. Huwag po tayo mangungutang na kung saan ang purpose ng pangungutang natin dahil nainggit lang po tayo sa kapitbahay natin dahil yung kapitbahay natin may smart TV, may flat screen na sila, mangungutang ka. O nainggit ka sa kaibigan mo dahil may bagong, alam mo yun, may bagong cellphone, may bagong gadget, and ikaw ay mangungutang ka. O dahil nainggit ka, ay mangungutang ka rin. Mangungutang ka dahil ipapanghanda mo lang doon sa tinatawag sa birthday. Ipapanghanda mo lang doon sa tinatawag darating na piyesta. Mangungutang ka or anniversary ng kasal niyo. Sa mga handaan. So, huwag po natin gagawin yun. Kasi kung gagawin po natin yun, maliwanag na liabilities po yun. Expenses po yun. Dadagdag po yun sa tinatawag magiging problema natin. Kasi ang magiging problema natin, saan po tayo kukuha ng pagbayad din sa mga bagay na inutang po natin, especially kung yung income natin ay hindi naman ganun stable. Okay lang kung meron tayong source na pagkukunan, maganda pong mangutang, pero kung wala namang source, may kasabihan nga ni kung maigsi daw ang kumot, matutong mamalok to. So, huwag po tayong, alam mo yun, kasi meron pong ginagawa nila yung mga pake na to para pagpasikat, para sabihin na sila hindi po maganda yung motive ng mga to. And huwag po tayong mangungutang for the sake na nangungutang po tayo para ibabayad natin doon sa mga inutang natin. Yung mga tao po na kung sarang lifestyle nila, iutang po sila tapos ang dirito po na kanilang utangan, mangungutang naman sila, inutang na ibabayad po nila doon sa inutangan nila. So, alam niyo, tataas ng tataas po yung porsyento doon sa pangungutang niyo. Doon pa lang sa porsyento. May kakilala po ako taga sa amin. Ganun po yung lives na ginagawa po niya. Pumasok po sa mga lending na mga yung mga nagpapautang po, yung mga microfinance. So, lahat halos nalihan niya. So, yung ginagawa niya, uutang siya. Tapos, pag-julit na doon sa inutang niya, mangungutang doon sa iba kasi ibabayad niya. Dumating po yung time na kung saan yung percentage ng pinatawag utang niya doon sa mga nag-dinding na yun ay umabot po ng mga almost 100,000. And alam niyo, to the point po na dahil nabaon na po sila sa utang, matindi po yung nangyari, ay tumakas po sila. So kaya nakakalungkot po na kung saan ay hindi po sila makauwi ng probinsya, hindi po sila makauwi sa amin kasi may kaso po sila kasi ang dami po nilang mga utang. Nawa po ay huwag dumating sa punto na kung saan ay ganun po yung mangyayari sa atin dahil doon sa tinatawag hindi po natin makontrol yung sarili po natin na mangutang po tayo na mangutang at mangutang. And pag hindi po natin nakontrol yung mga bagay na yun ay darating yung panahon, lulubog po tayo. Kaya salamat sa Panginoon sa mga oras na to. Gusto kong sabihin sa'yo, God is in control. Ang Diyos pa, kasi po yung may control ng lahat ng bagay. Anumang pangangailangan meron natin, naniniwala ako na ang Panginoon kaya niyang i-provide, kaya niyang ibigay sa atin na anumang pangangailangan meron tayo sapagkat siya may control ng lahat ng bagay. Anumang kalagayan meron po tayo ngayon sa mga oras na to,
siguro kung tayo man po ay mayroong pinagdadaanan, maaaring mayroong kang tinatawag pinagdadaanan sa mga oras na to, ikaw ay abulsilubog ka sa utang o mayroong kang pinagdadaanan mga problema, ang Diyos po ay hindi po siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Kung paanong gumawa siya ng paraan upang yung balo ay tugunin niyo yung pangangailangan ng balo at mamit yung problema ng balo natin sa pamamagitan ni Propeta Elisha, no? Nagkaroon natin ng God's miracle, nagkaroon natin ng milagro. Ang Diyos ay naniniwala ko kaya din gawin ng Diyos sa atin po mga buhay yung ginawa ng Diyos doon sa tinatawag balo. Sa mga oras na to, no, gusto ko tang i-challenge, no, sa mga oras na to, kung meron kang pinagdadaanan sa mga panahon na to, ano, na maaring ikaw ay lubog sa utang, maaring meron kang pinagdadaanan na problema. Sabi ng Job chapter 36 verse 15, gusto ko ikot ang Job 36:15, sabi doon, ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang panahon. Minsan ay pinaparanas tayo ng Panginoon ng mga problema, pinaparanas tayo ng tinatawag mga circumstances sa buhay natin upang mabuksan yung pananaw natin, upang bigyang aral tayo, kasi doon tayo tinuturuan ng Panginoon. Meron tinatawag na sa mga pangyayari no, na sa buhay natin na dapat natututo po tayo. Meron tinatawag lessons learned. Ano. So, naniniwala po ako kung anumang pangyayari sa buhay natin, meron po itinuturo ang Panginoon. Pero tandaan po natin, 1 Corinthians 10:13, sabi nun, wala pang pagsubok na dumating sa inyo, hindi dinarasag lahat ng tao, ngunit tapat ang Diyos na hindi na ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya ka ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan iyon. So ang Diyos po ang magbibigay ng kalakasan, magbibigay po sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan yung mga problema na meron po tayo. At siya po ang gagawa ng paraan upang magkaroon ng tinatawag way out, ano, makalabas po tayo doon sa mga problema na meron po tayo. Just like doon sa tinatawag balo, doon sa widow, ano, andun yung tinatawag God's providence na kung saan yung kanyang problema, ano, ay nagkaroon ng tinatawag solusyon, nagkaroon ng tinatawag solusyon yung mga problema niya dahil doon sa tinatawag instruction na sinabi ni Propeta Elisha. So, si Propeta Elisha ang ginamit ng Diyos para makakaroon ng tinatawag katugunan doon sa tinatawag problema yung balo na to. Sa umagang ito ay i-believe ang Diyos ay sinasabi po niya sa atin na kung saan ay patuloy po tayo magtiwala sa Kanya, ano, patuloy po tayo manangas sa Kanyang mga salita. And naniniwala ako, kung naniniwala ka lang sa Diyos, sa Panginoon, ay kayang gumawa ng himala ng Diyos. Ano, yung milagro niya, ano, ay hindi limitado sa mga buhay pa natin. He is in control and He is omnipotent. When you say omnipotent, that is all powerful. There is nothing impossible with Him. Walang imposible sa Kanya. Kaya niyang gumawa ng mga bagay na kung saan ay hindi po natin maiisip, hindi po natin kayang arukin ng ating isip yung mga bagay na gagawin ng Diyos. No? Sa mga oras, sa mga pagkakataon na to ay ako po'y mananalangin. Kung meron kang problema sa mga oras na to, manalangin po tayo sa Panginoon at ako'y naniwala ang Diyos ang tutugon doon sa mga kahilingan po natin, doon sa mga problema na meron po tayo. Naniniwala ko ang Diyos ay hindi maiksi ang kanyang kamay upang hindi po niya tayo abutin, hindi siya bingi upang hindi marinig yung mga daing natin, yung mga panalangin natin sa kanya sa umagang ito. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Wala kami maitatago sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon Lord. I pray, Panginoon Lord, na abutin niyo po, Panginoon Lord, ang mga kapatid ko na ito, Panginoon Lord, na ngayon po ay meron po silang pinagdadaan ng mga problema. Maaring sila po ay lubog sa utang. Maaring po meron silang mga particular na mga problema. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Panginoon, sa mga oras na ito, iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon Lord, sa mga buhay po nila. Panginoon Lord, kung paano gumawa ka ng milagro, Panginoon, doon sa tinatawag babaeng balo, ay naniniwala pa ako, Panginoon, ikaw ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos sa mga darating na mga panahon, hindi ka nagbabago, Panginoon Lord. Kung ginawa niyo po doon sa babaeng balo yung milagro, Panginoon, gawin niyo din po, Panginoon, sa mga oras o sa pagkakataong ito, sa mga kapatid ko na nanonood ng video na ito, Panginoon Lord, ng channel na ito, Panginoon. Kung meron man silang pinagdadaanan, Panginoon Lord, naniniwala ako, Panginoon Lord, gagawa ka ng
paraan, gagawa ka ng himala sa buhay nila, Panginoon, upang anumang problema na meron sila, Panginoon Lord, ay magkakaroon ng tinatawag solusyon, magkakaroon, Panginoon Lord, ng way out, Panginoon, sapagkat, Lord, mag-i-intervene ka sa kanila. Salamat, Panginoon Lord, sa iyong mga salita, Lord, that we are encouraged, Lord, sa mga salita mo. And Lord, salamat, Panginoon Lord, sa mga bagay na gagawin mo, Panginoon Lord, sa mga buhay nila, sa mga buhay po namin, Panginoon Lord. Tinataas ka po naman, pinapasalamatan. Ito pang samot na lang namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung ikaw pa ay napagpala sa umagang ito, sa video na to, ano, sa channel po na to, at kung first time mo dito, ay inanyahan kita na patuloy kang mag-subscribe ka sa channel ko, at the same time, pakit na lang po ng tinatawag notification bell upang ma-update po kayo dun sa susunod na videos na gagawin ko. So I hope na napagpala po kayo sa umagang ito ng video na to, ano. Muli po ito si Pastor Randy Balangkit na nag-iiwan ng magandang umaga. God bless po sa inyong lahat. Until sa mga susunod po na video, God bless po.